Hello guys, good day. Welcome back to my YouTube channel. And today we will be discussing about the beam deflection, and we will solve it manually by using the double integration method. And we will focusing on the concentrated load within one span only. And before we start, shout out muna sa kaibigang engineer natin dyan, kay Alfredo Morataglia Jr. aka Engineer Ali, at sa kaibigan niyang Mark Douglas Batakan. So shoutout sa inyo, shoutout sa lahat ng kabaro nating engineer dyan at sa mga engineering students. So let's start. So first, as you can see in the figure, so may simply supported beam tayo. So pag sabing simply supported, ibig sabihin, may hinge tayo, then may ruler. So kapag hinge support siya, dalawa lang yung reaction na mapuproduce niya. So ibig sabihin, walang movement. So that is the horizontal reaction, then the vertical reaction. Well, and the ruler reaction is only a vertical component yung makonsider natin. Then, so i-ano muna natin yung mga designation. Yung tinatawag dito na A, ito. So ito yung distansya from the left support, from the point A up to the point of loading. Okay, so isosolve natin dito yung concentrated load within the span. So wala siyang specific na distansya. So mag-create tayo ng formula na mahanap natin yung reactions, then yung moment, deflection, and the slope within the specific area or within a span. Okay? Then yung x naman, punta tayo rito, yung x na tinutukoy rito is the distance from the left support, from the A, point A, up to the point of moment, kung saan natin gusto i-solve or i-calculate yung moment ng specific point. Well, yung L natin is the, of course, the length of the span, length of the beam. Then yung P natin, that is the concentrated load in kilonewton. Yung MX natin is the moment at the certain point in kilonewton per kilonewton meter. Then yung REX natin, a reaction of A along x-axis or the horizontal component. Then RAY is the vertical component, while yung RBY naman is the vertical component at point B. So ang kailangan natin tandaan in double integration method, nag-drawing muna tayo. Okay, medyo naglalag. Naglalag nga. Okay? So, draw muna natin. Kailangan natin tandaan sa double integration method is ito. Ibay natin yung kulay. Yellow na lang. Then, increase natin yung width. Yung EI times the double integration is equal siya sa, okay, wait lang, i-set ko muna to. Naglalag tayo ah. Equal siya sa moment. Yon. Naglalag tayo mga body. Saglit, saglit. Okay. Then, kapag i-integrate natin to, makukuha natin yung first derivative ng moment, which is ayan. Oops. Naglalag tayo. Naglalag. Okay. So, this is oops. The slope over EI. Ayan. Slope over EI siya. Okay. In double integration method, ang kailangan natin tandaan is tatlong formula. So una, as per the derivation from the calculus, yung EI natin times the double prime
or the second derivative of y with respect to x is equal siya sa moment. Yon. Then kapag i-integrate natin 'yan, i-integrate natin 'yan. So by the way, yung EI natin is the flexural rigidity. Nag-act siya as constant 'yan. So magiging first derivative ano siya? Equal siya sa EI slope. Yon, yung theta natin 'yan is the slope. Kasi pag i-divide natin 'yan yung EI, so y prime is equals to sa slope. Then the next one is kapag i-derive natin yung slope, ito na yung magiging resulta natin. Makukuha natin yung deflection, yung y. So equal siya sa EI deflection. Yon. Itong three formulas ang kailangan natin para makaderive tayo ng standard equation para magamit natin sa pag-solve ng moment, reactions, and slope and deflection within a certain distance x. Okay, first we need to formulate the moment. So from this given figure, kukunin natin yung moment at this certain point, at this point, with the distance of x from the support A. So moment, oops, change natin into, sabihin natin, y. Okay, so moment is equals, check natin yung figure. Kung moment natin, so ito yung clockwise yung rotation natin, that is positive yung RAY natin, then 0 na yung horizontal. So yung right side, hindi natin yan i-consider kasi i-assume natin na puputulin natin dyan. Okay? Then, moment is RAY times the x. Tama? Then, minus yung P times, sabihin natin ito as, ito na lang, this distance. So, that is x1. Sabihin natin x1. So, paano natin mahanap yung x1? Yung x1 na yan, simply, ito alam natin to na x hanggang dun sa moment. Then, alam natin yung distance from the support A up to the point load is A. Therefore, yung x1 natin is equal sa x minus A. Yan. Therefore, change ka lang yung color. This is, multiply natin sa x minus A. Okay. Ito na yung moment natin. Pero wala pa tayong value sa RAY. So, para makuha natin yung RAY, kailangan natin yung mag-moment kahit saan ang point. So, pag RAY kasi, dito na lang tayo maghanap ng support. No? So, sa submission moment, or pwede natin kunin lahat na lang ng support, then mamaya kasi sa Excel, i-check na lang natin or kailangan natin din kunin yung mga support. Okay? So, pwede natin isabihin, submission moment at A, okay, dito tayo magmo-moment dito. Equate natin into 0. Then assume natin positive sa counterclockwise rotation. So kapag dito tayo magmo-moment, yung tendency ng structure mo papunta doon sa clockwise. So ito positive, then ito negative. Therefore, RBY. So RBY times L, yung distance na yan, moment arm. Then, minus, kasi against yung P natin. Minus P times, yung distance na is A. Is equals to 0. Therefore, RBY natin, oops, is equals, so PA over, divide natin yung L, so L. Ito yung reaction natin sa RBY.
Okay. Then para naman sa RBY. Yung RBY natin, RBY, I mean RAY. So pwede natin mag submission forces na lang tayo. Wait lang, change ko lang sa wide. Submission forces along vertical or along y-axis is equal to 0. Then, positive, assumption natin positive going upward. So, ibig sabihin RAY plus the RBY, which is my value na tayo, which is PA over L. Then, against yung P natin, which is minus P. Minus P is equals to 0. Then, makukuha na natin yung RAY natin. So, RAY is equals, so ito, pwede ko, ito, i-diretso na lang natin to, i-plus natin. So, magiging, ito negative, magiging, ito positive, magiging negative, negative, magiging positive. So, magiging P minus PA over L. Or kapag i-distribute natin yan, that is L. PL, I mean, pag i-sum up natin, so magiging minus PL. So, ito na yung RAY natin. So, pwede natin extract yung same na variable. RAY is equal sa P times that it L minus A over L. So, ito na yung reaction at A natin, which is gagamitin natin yan mamaya. Okay. Okay. This time, punta na tayo sa moment. Moment tayo. So, therefore, ang moment natin, oops, pangit ah. Wala, nag-lag tayo, mga boss. Moment, yung RAY natin is, that is P times L minus A over L. Oops. Times X. Mayroon kasi magsulat pag ano? Pag naka-mouse. Okay, by anyway, kaya natin to. Okay. Then minus P times X minus A. So, ito na yung moment natin. Highlight lang natin. Balikan natin yan. Okay. Then, punta tayo dun sa equation natin ito. So, bali yung moment na nakuha natin rito, we need to substitute in this equation para pag-integrate natin, makuha natin yung slope, then yung deflection. So, substitute natin. So, magiging AI y double prime is equals M. So, ito, hindi ko na lang muna sasulat kasi para makatipid. Okay, so, need lang to i-integrate para makuha natin yung slope. So, magiging sagot niyan is AI magiging y prime, o the first derivative. Di ba sa integral calculus or sa differential calculus, yung slope natin is y over x. So, kapag i-derive natin yung function, yung y function in terms of x, so nagiging slope siya, nagiging y prime. That is dx over dy. Dy over dx, would say. So, kaya yung y prime is equivalent sa slope. Okay? So, therefore, sige, isulat na lang natin para, okay, malinaw. L, then minus P times X minus A. So, ito, kailangan natin i-integrate yan. Okay? So, yung P, may X pa tayo. May X pa tayo rito.
So ito Constantian ito. Constantian. So kailangan lang natin i-copy yan. P L P over L times L minus A. So then integrate natin yung x. So times x siya, so magiging squared over 2. Okay? Next is ito. Yung p times the quantity. Okay, dito lang sa baba. Minus p times x minus a. Diba ito? So, kailangan natin i-squared. Then, kung anong nasa exponent, squared din. Then, multiply natin yung derivation ng sa loob. Ito, constant yan, 0. So, derivation ng x is 1. By the way, guys, kailangan natin i-emphasize to na dapat hindi. May condition siya kasi siya eh. Ilang, ano ko lang. Yan, i-read ko lang to. I-read ko lang. Okay. Ang condition kasi dito, guys, kailangan yung the difference of x and a must be always greater than sa 0. Once na mag-less than sa 0 yan, automatically, 0 na siya. Mag-a-act siya 0. Yan. So, wag niyong kalimutan yan. Okay? Kaya, dapat, wag niyong i-expand yan during sa integration. Kasi mamamali na kayo. Okay? Then, simplify natin yan. So, EI, Y, y prime is equal sa so magiging p over 2l so pwede natin i-diretso na lang to p times la okay times x squared okay then next is ito simplify natin yan so magiging minus p over 2 then x minus a squared so ihuli ko na lang to na red yon ito red to dapat ayon so may slope na tayo the product of ei times the slope so ngayon kailangan lang natin yan i-integrate yung ei slope natin para makuha natin yung ei deflection natin as per the equation. Okay. So, integrate natin yan. Yung buong term na yan, we need to integrate. Okay. Integrate natin yan. So, magiging EI Y is equals ito constant. Constant to. So, isulat lang natin. P times the quantity L minus A over 2L times itong variable na yan. So, integration yan is L cube over 3 minus ito constant yan na P over 2. Integrate natin to na X over A squared over magiging cube na yan. Kasi 2 plus 1, 3. Then, 3. Okay, ano ko na lang to. Ito. Ito pala, may ano pa tayo, may condition. Kailangan yung L over A natin is hindi mag-negative din. Okay, kasi yung L natin is maximum na. Kailangan yung A, yung pinaka-maximum na value niya is kailangan mag-equal lang sa L. Hindi sumobra. Pag sumobra yan, wala na. Error na yan. So, kailangan naka-parenthesis. So, wag niyong i-expand. Okay? Kasi mamaya sa Excel, mag-set tayo ng condition para once na mag-negative yung answer niya, automatically set natin na 0. Yun ang kagandahan sa Excel. So, for this
For this time, kailangan muna natin mag-generate ng equation na gagamitin natin. Okay? Okay, so may nakalimutan. Dito pala, after the integration, kailangan natin mag-apply ng constant. We need to apply constant. Kasi nag-derive tayo, ito yung nawalang constant na hindi natin alam. Let's say C1. Okay? Then, ito, kailangan pa natin dito ng C1. Plus C1. Okay. So, therefore, yung magiging result natin is plus C1x, kasi constant, derivative na integration ng constant is magkakaroon ng variable x. Then, ma-additional tayo ng another constant, sabi natin C2. Yun. Ang problema, we have no value of C1 and C2. So, kailangan natin mag-set ng value. Pero, as per sa structure natin, at x is equals to 0, ibig sabihin na sa support, wala tayong deflection. So, isang condition na yan. Then, kapag yung x umeksakto sa L, or kapag ibig sabihin na sa second support na, magiging 0 din yung deflection. So, may condition na tayo na pwede natin gamitin para ma-solve yung equation o yung C1 and C2. Okay, so bali, kinat ko na lang, then kinopy ko na lang yung na-derive natin. Ang kulang natin ngayon is yung value ng C1 at C2. Pero kanina diniscuss natin na at x is equals to 0, wala tayong deflection. Okay? Thus, yung EIY natin is 0 is equals, pag-substitute natin yung x dito, so ito, cancel out na yan, so that is 0, minus P1, so kapag i-substitute natin yung x dito, so ito yung condition natin. So kapag substitute natin dito sa x minus a na yan, so magiging negative a, which is less than sa 0 na. So yun ang sinasabi ko. Once na mag less than sa 0, automatically, inineglect na natin yan. So 0 na yan. Huwag niyong kaligtaan yan. Sa kapag double integration yung ginagamit ninyo. Then plus C1 times 0 plus C2. Therefore, yung C2 natin is 0. Okay? Then, may condition tayo na at x is equals to L. Ibig sabihin, kung yung point load is nasa kabilang reaction, wala din tayong deflection kasi support siya at support. Okay? Then, substitute natin dito sa y natin, of course, 0 siya, equals P times L minus A, okay siya, over 2L. Kapag substitute natin doon, magkakaroon tayo ng value. So, magiging P times the quantity L minus A over 2L. Then, times, ito magiging L cube na yan, over 3. Minus P over 2. Okay, so ando ko muna yan. Check muna natin kung 0 o hindi. Pag substitute natin to x, so hindi siya magiging 0 kasi may value yung x. So pwede. Then P over 2 times the quantity L. L na yung x natin. Then A cube over 3. Or simply, pwede natin yan i-multiply pala. Hindi natin na-multiply. Okay, pwede yan mamaya na lang. Okay. So, ito, ipalitan ko muna ng kulay para ma-emphasize natin yung dapat tanda natin. Ito, dapat. So, wag kayong mag-alala, guys. I-attach ko yung handout. I mean, yung
sinolve natin. Okay? Then simplify na natin yung equation. So 0 is equals may plus pa tayo. C1L. Then plus 0 kasi yung C2 0. Yung mula rito sa first condition, ito. Okay? And that is yung L natin cancel out. So magiging 2 na lang ito. So magiging PL squared times the quantity L minus A over 2 times 3, that is 6, minus P times the quantity L minus A cube over 2 times 3, 6. Then plus C1L. Then makukuha na natin yung value ng C1. So para mas madali, pwede natin yan i-multiply ng buong term ng 6. Ito para ma-cancel out, then multiply natin ngayon. Then, ilagay na natin dun sa kabila. So, ang magiging ano natin dyan is, magiging 6 C1L is equals, so ito magiging negative, ito magiging positive. So, magiging positive P, the quantity L minus A, cube minus, that is PL squared, times the quantity L minus A. Okay. Change mo natin yung kulay para di kayo malito. Ito, bawal yan, ano? Bawal yan, expand. Pwede naman expand, pero dapat tingnan mo yung dapat tingnan na condition. Pangit, ha? Okay. Yun. Then, divide natin yung 6L. Therefore, C1 is equal sa P over 6L times the quantity L minus A cube minus, so 6L cancel out yung isang L, then magiging PL na lang over 6, then times the quantity L minus A. So, ito na yung C natin. Okay. This is a C. So, substitute na natin to into this equation. Ito. Diyan. Para makuha natin yung equation ng slope tapos nung deflection. Okay, so therefore, yung slope natin, okay, ito, so EI prime, so i-copy na lang natin yan. So ano, hindi pala nakaka-copy. Okay, manual na lang. Okay, manual right na lang. So EI, so, paano natin? Yung EI y prime natin, equals P times the quantity L over A over A minus pala, sorry. This is minus A okay minus A cube ba yan? Squared x squared over 6. Oh, naglalag. Saglit, naglalag. Naglalag tayo, mga boss. Okay. So, this is x squared over 2L pala. Okay. Mali. 2L. So this is 2L, then minus P over 2 times X minus A squared
Then plus, i-plus na natin yung C. Ito. Which is P over 6L. Times LA, L minus A. Cube. Minus PL. Over 6. Times L minus A. Yung quantity na yan. Okay, so, ano lang natin ito. Lagyan ng red. Na ibig sabihin, na may condition tayo na iset dyan. Okay. Then, yung para sa deflection naman, ito yung isulat natin. Okay. Oops. Change natin sa white. Okay, yung AI Y is equals this is P times the quantity L minus A X cube na to then over 6L 6L na ba yan? 6L, tama. 6L. Okay. Then minus P cube tapos 6 na naman. Okay. So same lang, parang same lang dito. Naging cube lang then 6. Plus okay. So same naman noon. So x na lang. X na lang yung dadagdag natin rito. So that is P over 6L times the quantity L minus A cube X. Yon. Then minus PL times L minus A over 6 then times X. So ito na yung deflection formula natin. Equation. So lagyan ko lang to. Ito yung dapat na tandaan ninyo. Kasi ako dati, dito ako nagkakamali eh. In-expand ko kasi, so yung nangyayari, nagmamali na yung sagot. So ito na yung gagamitin nating equation para sa pag-formulate ng, o para pag-solve ng equation, ng deflection, slope, and the moment. Then pwede natin i-solve din yung reaction at AY then reaction at BY. Okay. Without further ado, punta na tayo doon sa Excel application. Okay, so ito na tayo sa Excel application. So una, gagawin natin so mag-formulate tayo ng mag-input tayo ng input data. So ito sulat natin input data, then yung P ang kailangan natin, yung P, yung L, yung A. Then, yung X value. Then, itong cell na yan, kailangan natin i-highlight. So, it's up to you guys kung anong gusto ninyong highlight color. So, para ma-emphasize natin na dyan lang natin pwede, o yun lang yung data na pwede natin galawin. Then, by formula, yung moment, okay to. Yung slope, hindi ito. Dapat yung slope is over ano yan? Yan. EI. Ito. Yun ang slope. Then yung deflection natin is over. Yan. Yun ang equivalent. No, namali tayo dyan. So ito yung slope is equivalent siya sa Y over EI. Then yung yung deflection. Then yung slope natin is Y prime over EI. Then, yung moment natin is equal siya sa EI of times Y double prime. Yun. Then, from the given formula, nag-formulate na ako. So, kailangan muna natin, ito, pwede natin ilagay si reaction AY then reaction at BY. So, ibaba ko muna to.
So, dalawa yung idadagdag natin. Okay. Then, copy-paste ko na lang yan. Dito. Okay. Yan. Okay, so ito, sabi natin, this is the R AY. Then, dito is R BY. This is R BY. Okay. So, ang input natin ito, Newton lang ito, Newton. Newton, Newton. Okay. Based sa formula na na-formulate natin. Okay, ito. Okay. Yung RBY natin, yung RAY muna, that is equals P. So, ilagay ninyo yung ano ninyo arrow dun sa cell P. Then, times the quantity, so parenthesis natin, then yung L minus yung A. Then, parenthesis over the L. Then, okay. So, as you can see, ito yung trial ano natin. Trial data. So, nag-assume ako ng 1 unit load, then 1 meter span na beam. Then kukunin natin yung point load natin is nasa gitna, which is AS 0.5, tapos yung X natin, of course, yung kukunin natin at midspan din. Okay? Pwede iano muna natin, iano din natin to, same rito. Kunin natin yung fraction. So this is kilonewton. Then kilonewton. Okay. So, mamaya i-discuss natin kung paano nakuha yung mga formula natin, yung result. Okay? Then, whereas yung RBY natin, ito, yung RBY natin, that is PA over L, which is P times L, I mean A pala, sorry. A over L. So, ito na yung RBY natin. Kung mapapansin natin, tama yung sagot yung sa manual calculation. Kasi kung may P tayo na load, kung nasa gitna yung load natin, automatically maghahati lang yung dalawang reaction. Kasi same naman, nasa symmetrical. Okay? So, okay na tayo sa reaction. Punta na tayo sa moment. As you can see in the figure, in the formula, zoom natin. Hindi na zoom, no? Hindi na sum. So, dito na lang natin tingnan. Okay. Yon. So, MA10. Ito yon. Gumawa ko ng table. Okay. Ito, ilagay ko lang sa baba. Okay. Gumawa ko ng table kasi nga, kailangan natin mag-set ng condition. As you can see in moment, mayroon tayong F function. F. Ito na lang. Okay. Ito, F. N18, yung N18 na yan, ito yon. So, anong mga data nito? So, as you can see, A, B, C, D, ito yung number of terms ng bawat equation. Para sa moment natin, ito, para sa moment, so, 1, 2, so, dalawang term lang siya, so, dalawa lang yung may data. Pero, kung titingnan natin yung slope, tapos yung deflection, 1, 2, 3, 4. So, 4 terms. Kaya nagumawa ko ng ABC na coefficient. Bali, yung mga coefficient na yan. Coefficient. Okay, para sa moment, as you can see, this is C14 times, and C14 natin, that is yung P, which is P times the quantity, L minus A. Yung C17 natin is X, which is ito, X. So, nilagay ko na lang dyan. Then, the quantity L minus A is C15 L minus A.
Okay? Over L. Yung L natin is C15. Okay? Then, enter. After you type, enter. So, ito na yung coefficient ng itong term pa lang. Yung first term. Then, the second term. Sa second term, hindi natin isasama muna yung minus, yung negative sign. Kasi sa labas siya. Magsiset kasi tayo mamaya na kapag mag-negative siya, kailangan iset natin na 0. Yan. Okay. So, this is, kaya positive sa C14. Yung C14 natin is the P times the quantity X minus A, C17 minus C16. Then, enter. Then, yung C and D natin, let as 0 na lang. Kasi wala nang third and fourth na term CM. Then, punta na tayo sa slope. Okay. Yung para sa slope, that is the quantity P, which is C14, times the quantity C15 minus C16, which is equal siya sa L minus A, times X squared. Yung X natin is C17 over 2L, 2 times C15. Then after that, enter. Okay? The next term is P over 2. So, yung negative hindi muna natin isasama. Mamaya natin isasama yan. Then, P over 2 times the quantity X minus A, the quantity squared. So, as you can see, ito yun. 0.5 times C14 times C17 minus C16, the quantity squared. Then, enter. Then, the next term is P over 6L times the quantity L minus A times cube. So, ito na yun. C14 times the quantity C15 minus C16 cube. Then, over 6L, which is 6 times 15. C15. Then, enter. Then, the fourth term. Ito yung PL over 6 times the quantity L minus A. So, ito yun. Yung formula. Check na lang ninyo. Okay. C14 times C15 times the quantity C15 minus C16 over 6. Then, enter. Then, same with the EI. So, ito yung formula natin. Okay. Check na lang ninyo. First term. Then, second term. Then, third term. Ito. Yung third term na yan, nakikita ninyo yung mga dollar sign. Ano lang yan? Kung gusto mong, ayaw mong ma-change yung cell value. For example, ito, naka dollar sign siya. So, kapag skip ko yan, hindi magbabago or i-change ko yung cell position, hindi magbabago yung mga nakapalob dyan or naka-length. Okay? So, kapag ang shortcut nito is F4, click lang yung F4, then ma-highlight na sila lahat. Ma-assign ng dollar sign. Parang finifix yung position. Okay? Pero pwede rin hindi kung gusto niyo na mano-mano yung solution ninyo. Okay, nakapag-set na tayo ng coefficient. Ito na yung mga coefficient natin. Then, dito na tayo sa formula. So, bali ang formula ng moment is yung A minus B lang. So, dapat yung ano natin is A, ito yung A natin M18 minus N18, then pinalas ko na lang yung C and D. Okay, dito na tayo pupunta sa F function. As you can see, okay, zoom in ko muna. Okay. Ito yung F function. Yung M18 na yan, that is the first term. Ito yon. Minus yung second term. Okay, may function dito na yung F function. Ibig sabihin, F, logical test, then
comma the value if true, then comma the value if false. So if it n18 is less than the 0, so ang sunod na is value if true. So isi-zero natin yan. Otherwise, yung n18 na value yung i-solve natin. Yan, yun ang paggamit ng f function. So this is the f function, logical test, yung cell na sinosolve mo. Then, comma, the value sa kung true yung statement mo. Then, comma, then the false, kung false yung statement mo. Then, enter. Okay. Then, same with the slope. Same din sa slope. So, as you can see, ito, pinalas lang yan. Then, okay. So, you can see minus. Naka-minus siya, minus. Then, plus, plus tayo sa letter C. Sa C coefficient natin. Check natin yung ito, si slope. Ito, A, B, positive yung natin C. Then, yung D is minus. Check natin. So, that is plus and minus. Tama. Then, check natin yung deflection. Minus, plus, then minus. So, same. That is minus, plus, then minus. Okay siya. Tama na siya. Okay. So, by the way, guys, i-attach ko yung ano natin, manual calculation, then pwede ninyo i-download. Pwede rin i-attach ko yung ano, yung Excel file as your reference. Okay? So ito pwede rin natin yan i-delete muna. Okay, delete. Then oh, ito pala, balik tayo dito. Once na tapos na kayo, then gusto ninyo ilagay sa fractional form, mag-ano lang kayo ng other column, then formula lang ninyo, equals, tas ganyan, equals, then ito, itutok ninyo. Yon, then same lang yung gawin ninyo. Then parang maging fractional, highlight ninyo, punta kayo doon sa fraction. So, makikita ninyo, hindi nakita dito sa, ano, sa video. Pero sa actual, kapag i-click ninyo yung fraction under sa number, so magda-drop siya, magko-collapse. Then, punta kayo doon sa more number formats. Then click, hanapin niyo yung sa right, sa left side yung fraction, then punta kayo dito sa right side. Dapat i-click niyo yung up to 3 digits. Then click niyo para lumabas lahat. Kasi minsan kapag naka first digit lang, zero lang nalalabas ni Excel yung result. Okay? Then i-check natin to yung moment. Yung moment na yan. Kilonewton na yan. Kilonewton meter. Kilonewton meter na yan. Then, yung slope. Okay na yan. Per. Okay, per AI. Okay na yan. Per AI. Yun. So, tapos na tayo. So, money. So, okay na. Ito, pwede ko na yan i-hide. Pwede ko na to i-hide para sabihin walang formula. Then, highlight ko na lang muna lahat. Then, punta kayo rito sa fill. Then, pili kayo ng white. Yun. Para maging white. Then, balik natin yung fill na yellow. Yun. As you can see, mas maganda ng tingnan. Okay? So, pwede yung remarks. Ilagay natin dito. Yon. So, yon. So, may formula tayo, may Excel file na tayo sa simply supported with concentrated load in one span only. Naka one span. So, pag two spans, three spans, iba na din yung pag-analyze niyan, ang pag-solve. Okay, let's try kung mag-effect nga. Okay, kung may 5 kilonewton tayo,
Tapos may 4 meters tayo. Tapos yung point load, yung point concentrated load natin is located 3 meters sa span natin, no? 4 meters. Then click lang nito para ma-expand. Then kukunin natin yung reaction at A, reaction at B, moment, slope and deflection at the distance 0.5 meter from the left support. Okay, so as you can see, may result na tayo sa reaction at A, reaction at B, Y, then moment, slope and deflection. Pwede natin yan i-check manually kung tama. Okay, so dito na lang sa reaction, solve natin. Okay, solve natin yung reaction. Alam naman natin yung simply supported, eh. Pwede natin ano, i-direct. Okay, calculator. So reaction natin, F5. So kung mag-moment tayo rito sa A, so that is, makukuha natin yung B. So summation moment at A, then counterclockwise positive assumption natin, that is yung length natin is 4, so 4. Then as variable x, yung kukunin natin yung x na yan is the RBY, minus yung p natin is 5, 5 times yung a natin is 3. 3 meters, okay? Then equate to 0 natin. Then shift calc. So 3.75 yung reaction at BY natin. As you can see, tama yung ano natin sagot. Okay? So maganda yan ano, na-check natin manually. Ito, 3.75 kilonewton. Mani-mani. So now, kailangan natin i-solve yung reaction at A. So reaction at A, kailangan lang natin i-minus si reaction at B sa ano, given na P. So minus natin sa 5 para makuha natin yung 1.25. As you can see, 1.25. Okay. So mani-mani. So therefore, yung ginawa nating formula, ginawa nating checker, Excel checker ng simply supported beam loaded by as concentrated load is tama na. So okay na siya. So yun. So yun lang guys. Thank you for watching, and if you have a comment or question, just comment below and you can also PM me. So, and then if you have a request, just comment in the comment section. And don't forget to like, share, and watch to my YouTube videos. And of course, don't forget to tick the bell icon so that you will be notified once na mag-upload ako ng new videos. So yun lang guys. Thank you and God bless.